So ngayon, itong ating thermostatic valve, susubukan natin siyang isalang sa mainit tubig kung paano ba siya talaga gumagalaw. So meron tayo ngayon itong heater. So lagyan natin siya ng tubig. So magpakulo tayo ngayon ng tubig. So meron din tayo ditong thermometer. So meron tayo ditong maliit na bowl. So ngayon, antayin natin na kumulo yung ating tubig. Ito, kumukulo na siya. So, ilagay natin siya ngayon sa ating bowl. So ngayon, ititesting natin siya kung ilan yung temperature niya ngayon sa actual. So ngayon, unti-unti na siyang umakyat. Nasa 35 degrees Celsius. 40. So, nasa 55 na siya. So, ngayon, ito is ang ating thermostatic valve nakaset siya sa 57 na magbubuka siya. So, ngayon, try down natin siyang ilagay dito. So, tingnan po natin yung part na to. So, ayan po, makikita natin. Unti-unti na siyang bumubuka. So, ito po, makikita natin, oh. Gumagalaw na siya. So, ito yung sa ating sensing element. So, yung piston sa loob is tinutulak ng ating wax na nag-expand sa loob. Kung saan ito ay nagti-trigger na galaw dito sa ating ito, sa ating valve. Ito sa ating valve. Oh, ito. Ito pala yung ating piston sa loob. Ito. Yan. Tinutulak niya ngayon ang ating valve. So ngayon ang ating temperature is nasa umaakyat pa siya, nasa 68 pa siya. So ito yung ating actual talaga na pakita na paano gumagalaw yung ating thermostatic valve. Kung paano ba yung movement niya sa loob ng ating three-way valve. Ayan. So, ayan, nahulog siya. So, ngayon, makikita natin ito. So, pag halimbawa, dito siya sa part na to. So, dahil nakabukas na siya, magda-divert na yung flow dito, punta sa ating cooler. At yung ibang part ng fluid, ay yung ating cooling water is dito. At mag-meet sila dito sa inlet ng ating fresh water pump. So ito, ngayon subukan natin siyang ilagay sa malamig na tubig kung babalik pa siya sa kanyang closed position. So ngayon. So ayan, nabasa natin siya ng malamig. So tingnan niyo po kung saan siya bumabalik sa kanyang closed position. So pagka malamig yung tubig,
So, babalik ulit yung flow ng cooling water sa isang one-way flow. So, pag halimbawa, mataas na talaga yung temperature ng ating cooling water, umabot na siya halimbawa ng 66 degrees Celsius. So, magpo-fully open na ito at almost 50% ng flow ng tubig is pupunta dito sa ating cooler at another 50% is papasok dito. Kasi itong ating thermostatic valve, napakalaga talaga nito. Kasi ito yung nagme-maintain ng temperature ng ating cooling water sa auxiliary diesel engine. Kasi yung control temperature ng ating auxiliary diesel engine is nasa 75 to 78 degrees Celsius. Pagka hindi kasi tayo gumamit ng thermostatic valve at direct lang tayong gagamit ng cooler, yung tubig na papasok sa ating auxiliary diesel engine is masyadong malamig. So, maaari nating ma-thermal shock yung ating engine. So, maaari natin siyang masira. So, ito ngayon yung purpose ng ating thermostatic valve. Ito yung nagre-regulate ng temperature para ma-maintain natin ang 75 degrees Celsius to 78 degrees Celsius na cooling water temperature ng ating auxiliary diesel engine.